War on drugs po ng Pangulong Duterte. Halos araw-araw ko pong ibinabalita dito, tuloy-tuloy pa din po at hindi po hinihintuan ng gobyerno ng Marcos Duterte. Ano po? Ayan po. Napakadaming nahuli. So, ito po. 2.72 billion. Grabe, ano? Sa dami yan. Chaabu. Kumpiskado ng PIDEA sa Pangasinan at La Union. Ang dami po niya, no? Grabe. Sandamakmak, oh. O, PIDEA. Ito daw po ay nakabalot doon sa pambalot ng mga tsaa. Yung shabu. So, iba't iba po ang estilo po talaga ng mga gumagawa ng ganyan. Para lang po maitakas nila yung kanilang produkto. Para po maitakas nila yung ipinagbabawal na gamot. Yung iba pa nga po, makakwento ko lang. Yung iba po, ang style is, alam niyo po yung chippy. Yung chippy, ano pa bang, ano? Piatos, ano pa ba? O, Doritos dito eh. Yung mga ganon, yung mga chicheria. Di ba po may hangin yan? So, ang gagawin nila yan, dadahan-dahanin nilang buksan yan. Dadahan-dahanin nilang buksan para hindi masira yung pinaka-package. Pagka ganun po, so syempre, maibabalik mo ng maayos. So, pag dinahan-dahan po, saka po dun ilalagay yung epektos. Pag nailagay na po dun, hihipan po ulit nila yun. Yung pinaka-packaging nun. Pag hinipan, so, syempre may lobo na ulit. And then, meron pang sealed yung parang mahaba na ganun, na mainit. Kapag ipinasok mo dun yung pinaka-plastic, magdidikit at maglalapat muli sila. So kapag ka tinignan mong maigi, hindi nga naman, hindi mo marirealize na may ano, na may lamang epektos doon sa loob ng chicheria na yon. Ito, ang style naman pong ginawa is inilagay po sa packaging ng tsaa, which is, ayun po, napakadami po. At ito po yata yung mga suspect. Halos po, puro kabataan. Araw-araw po, hindi po nila tinitigilan. Grabe. Hindi po nila tinitigilan. Ako, mas napansin ko, mas talagang naging mas matindi sila. At sobra yung pagsisiyasat ng PIDEA at nung Administrasyong Marcos pagdating po sa War on Drugs. So, ibig sabihin po nito, lahat po ng ipinangako ng ating presidente sa dating presidente na si Tatay Digong, natutupad po lahat. Hindi man niya nasabi o nabanggit sa SONA, pero alam niya na patuloy at mas paiigtingin pa po. Mas paiigtingin pa po ang laban kontra droga. Kagaya na lang po ng nangyayari na yan. Oh? Araw-araw po eh. Araw-araw. At may isa pang pinasa sa akin na another, sandali, another ilang million ba yung nahuli na naman? Hindi ko lang naisama po eh. Ito. Nawala. Ayan. Nawala. So, meron pa po. Bali, dalawa po yung nahuli sa araw na to. Hindi ko na makita. At least ito na ano natin. So, talagang ganun katindi. Ganun katindi at ganun kagusto na maubos ang droga sa Pilipinas. Kasi naman po eh, talaga naman pong madaming pamilya ang nasisira at madaming buhay ang nasisira sa pagbatak. Di ba? Sa pagbatak. Ulitin ko po, yung nung panahon ni Tatay Digong, isinisisi nila lahat kay Tatay Digong, kay Pangulong Duterte, yung mga namamatay. Pero ang hindi po alam ng nakararami, posible po ang mga tumira doon, yung mga nasa ibabaw o yung mga nakatataas po nila. Bakit? Siyempre, sobrang ano eh, talagang sobrang igting nung pagpapatupad ng War on Drugs. Nagkaroon ng tokhang, so talagang binabahay-bahay nila. And then, ang kinatakot po nung matataas na miyembro o nung mga sindikato na ito is kumbaga ang kinatatakot po nila is baka inguso sila nung runner nila o nung tagabenta nila.
Dahil nga po yung iba talagang sumusuko na eh. Siyempre, pag sumuko po yan, pag suko po ng isang tao na yan, dahil nandun na, kinakausap na ng alagad ng batas, nandiyan na din po ang pagtatanong saan mo kinukuha yung mga item mo. O, di ba? So, yun po yung kinatatakutan nila. Kaya po, mismong sila na ang bumibira o tumitira doon sa mga runner nila upang sa ganon, eh huwag silang mabiktima ng palit-ulo. Palit-ulo, ito po yung pag nahuli yung isang runner mo o yung pinakamababa o yung pinakamaliit doon sa inyong organisasyon, ay sasabihin ng pulis, o gusto mo bang ano, makalaya, palit ka ng ulo. Bigay mo sa amin kung sino yung source mo. Papalayain ka namin. Absuelto ka. Tapos siya yung kukuhanin namin. So ayaw nilang mangyari yung ganun. Kaya po ako, naniniwala po ako, yung mga nakikita na dedo, tegi, doon sa mga lansangan, sila-sila din po ang bumibira niyan. Kaya po yung pagpapapasok ng ICC o International Court dito sa ating bansa, nako, hindi na po kailangan yan. Logic lang po ang kailangan dito. At umiiral naman po ang justice system natin. So, yung international court na yan, eh, mga taga-kabilang Pablo lang ang may gusto niyan. Ano? Dahil nga po, unang-una, dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte, eh, na-misalign na sila sa politikang Pilipinas. Ngayon po, nag-iisa na lang po ang dilawan sa ating gobyerno. Diba? Which is, yun si Madam Brisa. Nasa number 11 pa. So, ayan po. Ang war on drugs po ay araw-araw at tuloy-tuloy at makikita po natin na talagang mas sinosolid at mas pinaiigting po ang laban kontra droga ng Administrasyong Marcos at Duterte. Okay? So, pangatlo po na ating pag-uusapan, grabe ano, tsaabu. Nilagay sa pakete ng tsaa para hindi mahalata. Kaya lang, matitinik na po yung mga ano natin ngayon, mga pideya natin. Talagang alam na nila kung ano yung mga galawang ganyan. Alam na nila kung ano yung mga estilo na nangyayari dun sa packaging pa lang eh. Pero imo, kung ganun ang packaging, uusisain mo ba yun? Pero ako alam ko siguro, ito minamanmanan din nila. Itong mga tao na to, matagal na. Ano?